What's up mga loads? Kumusta kayong lahat? Trimmer TV here. And for today's video mga idol, meron ako ang share na isang application mga idol na isang napaka-powerful na application. So, ito ang ginagamit para sa mga hindi rooted na phone. So, pwede natin i-tweak or i-optimize natin yung cellphone natin na Android gamit ang application na to. Prolite Pro yung tawag sa application na to. So, pwede siyang gamitin kahit hindi rooted yung phone nyo mga idol. Pwede natin i-tweak yung cellphone natin kahit hindi rooted. Okay? Yung download link nito mga idol, ilagay ko sa description ng video na to. So, paano i-download? Ganito pag-download mga idol. Nakalagay sa pan articles. Scroll down nyo lang mga loadie, no? Okay? So, pick nyo itong I'm not a robot. And then, hintayin nyo itong mag-blue itong click here to continue. Click nyo lang yan. Scroll down. Wait natin natapos itong counting nito mga idol, no? Yan, so pag natapos itong counting na ito mga idol, naging 0. Click itong git link here. Yung naka-highlight na green. Then, mapupunta kayo dito sa media file link. Ayan, automatic na yan magda-download. I-click nyo itong download mga idol. So, na-download ko na kasi yan mga idol. So, hindi ko na yan i-download, okay? So, after that, open nyo yung application. Ito yung tawag sa application na ito. Napaka-powerful na app. Kahit hindi ka-routed, pwede nyo i-tweak yung cellphone nyo. So, open nyo yung app. And then, nito lang mga idol. Yan, allow nyo lang. Ayun, ito yung itsura ng dashboard niya mga idol, no? Sobrang lupit ng application na to. Ang daming tweak. Ayan. So, tingnan natin yung... Pag-open nyo dito mga idol itong app na to, ito yung makita nyo yung super information sa hardware, no? Ayan. So, paano natin ito i-set up? So, credits, big credits sa mga developer ng application na to. Ayan, nakalagay dito, root mode, no root or root. So, pwede gamitin kahit root or hindi rooted. Okay? Prolite Pro. So, click natin yung burger sign dito sa left side. And then, makita dito yung iba't ibang application mga idol. Merong tweak para sa CPU, RAM, battery, kernel, general tweaks, storage, internet, debug, GPS, hardware, at graphics. Yan. Ayan, ito yung about sa application. No? Ito yung mga developers. Yan. Okay? So, dito sa CPU mga idol, click natin to. Ayan. Ito yung pwede nyo i-set up sa yung CPU. Ayan. Ito yung tweak sa CPU natin mga idol. Ito yung information ng CPU natin. So, gamit kong phone is Poco X3 Pro. Ayan. Tama naman yung information, no? Ayan. So, CPU optimization yung pwedeng i-tweak natin dito, no? So, app cache optimization. I-on lang natin yan. Ayan. So, pag ganito mga idol, swipe and reboot. So, later na natin yan gawin, no? Kasi makakat yung video. So, dito mga idol, CPU optimization storage. On lang natin yan. And then, tune CPU performances. Yan, tweak na natin yung CPU natin mga idol. Yung app cache optimization, CPU usage optimization. So, tatlo yung tweaks na pwede natin i-set up dito sa ating CPU mga idol. No? Sa ating phone para ma-enhance yung performance nating phone mga idol, no? Yan, pwede natin i-tune up yung performance kagaya ng motor, pwede i-tune up. And then next naman itong RAM. Yan, so RAM. So dito sa profiles mga idol, lagay lang natin smooth. RAM, maglagay natin multitasking mga idol, no? Dito sa RAM tuner, gawin natin light lang. And then dito sa auto release, on natin yan, multitasking tweaks, smooth UI on natin. Tapos itong low memory killer, gawin natin light lang. And then itong ZRAM service, on natin. Tapos itong neighbor kill launcher, so on natin yan mga idol. I-on natin para hindi maghang yung phone natin, no? Okay? So, yan. RAM optimization yung gagawin natin. Yan, nakalagay dito is hardware is okay. Yan. So, dito naman sa battery. Yan, battery mga idol. So, dito mga idol, pwede natin i-tweak yung battery natin, no? Gawin natin mas mapasmooth, no? Yung battery optimization. So, dito sa wipe, mga idol, clean statistics. Pwede nyo i-wipe yung DLB cache, mga idol, no? Dito. So, para ma-reset yung battery stats niya, mga idol, no? So, pabutin nyo ng 100% yung battery ninyo, mga idol, para ma-activate yung pag-delete ng battery stats niyo mga idol, no? It's okay. So, 59% na yung battery ko. So, hindi pwede kasi kailangan ng 100% na battery
8%, okay? So dito sa optimize services, on natin yan. Dito sa battery optimization, on natin. So dito sa adaptive fast charging, mga idol, pwede nyo i-on to kapag fast charge support yung phone nyo, okay? So fast charge support, support naman yung Poco X3 Pro, so i-on natin to. So kung fast, wireless fast charging support yung phone nyo, i-on nyo tong wireless fast charging dito nakalagay, okay? So fix na, fix Google battery drain, on natin yan, okay? So yan, tama na. So dito sa kernel, mga idol, kernel tweaks. Yan, i-on natin yung kernel tweaks, mga idol. Yan, tsaka itong sleeper optimization. Tapos itong optimize entropy. Yan, so ayan, okay na yan, oh. Tapos dito sa general tweaks, mga idol, huwag nyo na ito i-on, mga idol. Meron ditong option na disable boot animation. So pwede nyo i-disable yung boot animation nyo kapag turn on yung phone nyo, no? So wala nang boot animation na lalabas, okay? Pwede nyo din i-on tong quick boot, mga idol, para mabilis siya mag-reboot, no? Yan, so dito sa storage, yan, okay na yan, no? Dito sa internet, ito, mga idol, sobrang useful nito, mga idol, itong internet tweaks. Pwede nyo pa, pwede nyo pabilisin yung internet connection ninyo, no? So dito sa use Google DNS, on natin yan. Dito din yung increment Wi-Fi speed. So pwede niya palakasin yung Wi-Fi internet connection nyo. Tapos syempre itong mobile data users, increment mobile speed. Iwan natin yung TCP algorithm tweaks. Tsaka dito sa host name changer, mga idol, lagay natin sa new host name itong www.google.com. Lagay natin as new host name, no? Tapos isiset lang natin para mas malakas kasi yung host name ng Google, no? Mabilis mag-load yung mga mabilis siyang hostname server, no? Ayan, set na natin. Tapos signal tweaks, mga idol, on na natin. Better audio quality, on natin. Fast democracy, tsaka wideband. Ito, mga idol, itong use wideband, ito yung kung gaano kalakas sumagap ng mga signals, mga idol, itong wideband na tinutukoy dito. Ayan, okay, ayan, tapos na tayo sa internet. And then click natin yung hardware, mga idol. Dito sa hardware, mga idol, pwede natin i-tweak itong hardware dito para sa mga, ayan, hardware acceleration para ma-optimize yung performance nating phone, no? Ayan, on natin yung hardware acceleration. Ayan, so ayun lang, ito lang yung isiset natin dito, hardware acceleration, no? Ay, ito yung pinaka-importante, mga idol, sa mga gamers dyan, itong graphics. Select natin yung graphics, and then, siyempre, yung GPU boost. Ayan, so heavily improves drawing operations performance by adjusting some system UI flags. Yan, i-on natin GPU boost, mga idol, sa mga gamers dyan. Pinaka importante yung features na to, no? Hardware acceleration, syempre i-on natin yan. Yun, so JPEG top quality. So pina-optimize niya yung quality ng image ng games, no? Ito, so on natin yan. Tapos itong GPU rendering, on natin yan. So ayan yung i-on natin dito, no? Ayun, so ganun lang yung pag-setup dito, mga idol. Napakadali. So gayahin niyo yung video, mga idol. Pwede kayo mag-experiment ng tweaks dito. So as of now, ito lang yung isi-setup natin, no? Yan, napakadali gamitin itong Prolite Pro. So subukan niyo naman ito, mga idol, itong Prolite Pro. Napaka-inam gamitin. Kahit hindi ka-rooted, mga idol, pwede gamitin yung phone, mga idol, no? Okay? So feedback kayo sa mga baba, mga idol, kung working ba yung application na ito, mga idol. Feedback kayo kung mayroong pagbabago sa inyong cellphone, no? Okay? So ganun lang, mga idol. This is again Remart of Remart TV. And for more videos like this, hit subscribe, mga idol. And see you next time in my next YouTube video. Bye-bye and God bless.